This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal. Nais ng Diyos ng paglago, nais din po natin ng paglago. Ngayon po ay nagbabiyahe ako papunta ng Baguio City para po sa isang special na activity ng Baguio First UMC. Actually po may kasabay pa po itong invitation from Tarlac pero hindi na natin mapagbigyan. Patunay lamang na nauuhaw po ang tao sa salita ng Diyos, sa dalisay at buhay na salita ng Diyos. Kaya dapat pong meron tayong mga maitindig na bagong mga ngaral, bagong mga cell group leaders. May mga nagpagamit na sa cell groups at sa campuses. Purihin ang Panginoon. Ang ating tagapagsalita ngayon ay talagang abala sa maraming gawain, ngunit tinugon ang tawag ng Panginoon para dalhin ang salita ng buhay. Pasalubungan po natin ng masayang Night of Worship. Welcome, Mr. Paul Verba Marie. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Sabay-sabay po nating basahin yung verse nating pong pagbabatayan ngayong gabi. Matatagpuan po sa Lucas chapter 9 verses 57 to 60. Ayan po, bubuklatin ko lang po. Pagsunod kay Jesus, verse 57. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Verse 59, sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po ninyo na maipalibing ko muna ang aking ama." Verse 60, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na ang patay na magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Tayo po'y panandali ang yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat sa gabi na to, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabila ng malakas na ulan, Panginoon. Lord, hindi kami, Panginoon, nagpatinag, Panginoon. Lord, gumayak kami, hindi para kanino, Panginoon. Nagpabasa kami sa ulan, hindi para kanino, Panginoon. Lord, para sa iyo lang, Panginoon. Kaya't, Panginoon, patuloy na yung banal na Espiritu mo ang patuloy, Panginoon, na pumasok, na kumilos sa aming mga buhay ngayong gabi, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na may makalampas sa maganda mong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ayan. Ito po. This is the last series po ng ating topic na Risky Prayer. But before that po, gusto ko lang alalahanin natin, ano po ba yung first series? Sino po nakakatanda? Meron po bang nakakatanda ng first series natin? Wala. Ayan. Risky Prayer number one. "Lord, take away my excuses." Bakit nga ba naging risky to? Bakit nga ba naging dangerous o nakakatakot ang panalangin na ito? Synonyms nga po pala dun sa risky, ang synonyms dangerous, hazardous, napaka mapanganib. What if alisin ni Lord yung rason? Rason mo kung bakit hindi ka makapag-regular sa service, hindi ka makapag-regular sa night of worship, hindi ka makapag-regular sa cell group. What if alisin ni Lord yung rason mo? Kaya pala ang risky-risky noon. Buti na lang andito kayong lahat kasi nabanggit ni Kuya Jo Marie na isa sa risky yung malakas na ulan. Pag may ulan, wala na. Tignan mo yung likuran mo. Di ba? Hindi nakapakinig. Hindi kasi nakapakinig kaya nawala. Ayan. And the second series po, "Lord, make me humble." Sino ba humble dito? Amen? Na risky to kasi kung si Lord yung gagawa niyan, baka mawala yung mga bagay na pinagmamalaki mo. Kung gabuhan ni Jeff,
baka mawala yan. Ang kagandahan ni Ate Camila. Kapag pinagmalaki mo yan, baka mawala. Baka yung pagdadrive mong gano'n, sumalpok ka, mawalan ka ng ilong. Di ba? Yung hambog eh. Di ba? Yung mga pinagmamalaki na yan, baka mawala. Kaya mag-ingat ka. Ika mo, mag-ingat ka sa panalangin mo. Yan. Our last series po, Lord, Use Me. Sabihin niya po natin, Lord, Use Me. Ayan, ayan. This key means involving the possibility of something bad or unpleasant happening. Involve risk. Sabi ko nga kanina, ang synonyms nito, hazardous, dangerous, napaka mapanganib. Kaya, ayan. Eh, Kuya Paul, sabi kasi kanina, may inalis sa excuses, may inalis sa humble. Eh, Kuya Paul, paano naman po sa risk, paano naman po naging risky yung Lord Use Me? May aalisin din po ba sa akin? How risky prayer was? Paano nga ba naging mapanganib itong panalangin na to? Ayan, tignan na natin. Point number one po, test of obedience or obeying. Sabi po sa verse 57, samantalang naglakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Kahit saan kayo pumunta. Malinaw po na sinasabi, susunod po ako. Tama ba? Susunod po ako. When you pray silent or loud, God can hear you. Kung sinabi mo man na sa sarili mo lang na, Lord, susunod ako sa'yo. Tapos, wala namang nakarinig, joke lang po. God can hear you. Sabi mo nga, naririnig ka ng Panginoon, kaya hindi pwedeng walang nakarinig, walang nakakita. Kasi sabi nga sa Pahayag 1:3, nalalaman ko ang lahat ng ginagawa mo. Nasabing ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. Eka nga. Kung nagpresenta ka, huwag mong aasahan na si Lord ang gagawa ng way, paraan, para sumunod ka. Tama ba? Kasi ikaw yung nagpresenta na, sinabi ba ni Lord na hindi naman ganun si Lord na, sumunod ka, pag ayaw mo. Di ba sasabihin natin, kasi natouch yung puso natin, Lord, I follow you. Di ba tayo yung gagawa ng paraan para ma-follow si Lord? Hindi kung sino pa man. May isang kwento po, story, na may isang hari at may limang nagwagwapuhang alagad. Tignan mo yung katabi mo. Pagka maganda, pwede na. Ayan, nagwagwapuhan. May sabi nung hari, pumunta kayong lahat dito. Pumunta kayong lima dito. At binigyan ng hari yung lima ng limang buto. Buto, hindi ko alam kung buto ng ano yun. Basta yung buto ng puno na tumutubo. Alam niyo na ba yung kwento na to? Ayan. And sabing ganun, sabi, kapag kung sino man ang pinakamataas na makapagpatubo ng puno, ay siyang pamamanahan ko ng aking lupain. Lumipas ang mga taon na lumipas na biglang yung apat nagpapayabangan. Tingnan mo yung apat dyan, yung hambog dyan. Meron ba dyan? Yung nagpapayabangan na ang taas nung akin, ang taas nung akin. Di ba? Samantalang yung isa, gagabewang, may isang na iba. Ba't nga ba? Sa tingin nyo, sino yung napamanahan? Alam nyo ba kung sino yung napamanahan? Yung isa na hanggang dito. Sabi nung hari, malayo pa lang ako, natatanaw ko na. Ibig sabihin, nung sinabi niya yun, kinakabahan na yung apat kasi natatanaw na. Kasi di ba pag natanaw mo, yung mataas, di ba? And then, biglang sabing ganun, tinawag niya yung maliit. Yung maliit, yung nakahog, ano. Sabi niya ganun, paano? Sabing ganun, sabi sa apat, paano naging ganyang kataas yung puno na yan? Eh, yung binigay ko sa inyong buto ay bonsai. Di ba? Paano? Hindi. Di ba? Alam ng hari na yung binigay niyang buto, bonsai lang. Paano lalaki ng gagaposte yung bonsai? Meron bang ganon? Wala ka. Walang ganon. Kamu nga, walang ganon. Di ba? And then, bakit nga ba? Ba't nangyaring may mataas? Sabi kasi dun sa number one natin is, test of obeying. Kasi hindi lang tumingin yung hari.
hindi na nag-obey yung apat. Marahil pinalitan yung buto para makuha yung ano, yung premyo, makuha yung salapi, yung lupain, etc. na pwedeng pamana. Tama ba? Obedience cannot be apart from integrity. Na ang tunay na sumusunod ay honest. Sabi, tignan mo yung katabi mo. Kung tunay yan na sumusunod, honest yan. Sige, tignan mo. Why risky? Bakit niya ba risky to? Katulad din ba tayo nung apat sa kwento na madaling masilaw sa ino-offer ng mundo na ang ganda-ganda nung opportunity dito. Biglang sinabi lang na, uy, may mas maganda ron. Nasilaw ka na. Mas maganda ron, pero wala doon si Lord. Pero baka doon ka mapahamak. Hello? Handa ka bang sumunod pa rin kahit nakaka-tempt na mas piliin yung ibang bagay? Gusto malaman ni Lord kung hanggang saan tayo susunod. Tinetest niya tayo, kapatid. Oo, maraming sumusunod. Pero napapagod. Maraming sumusunod. Pag napagod, lumiliko na rin. Yes, Lord, susundan kita. Nakakapagod ka pala, Lord. Maraming inaayos. Liliko na lang ako. Di ba? Maraming sumusunod. Nawala kasi lumiko. Saan napunta pag lumiko? Sa demon? Hindi. Sa diablo? Hindi ko alam. Basta hindi sumunod. Hindi ko alam kung saan napunta. Kasi isang way lang yung kay Lord eh. Diretso lang yun. Patungong langit. Yung sa impier, maghuhukay ka doon. Diba? Baka doon sa liko, ano yun, doon maraming huhukayin. Diba? Na values na dapat nasa atin, na dapat sa kabataan pa lang, disiplinado na yung personal discipline. Amen. Dapat nasa atin yan eh. Kahit walang nakakakita o may nakakakita, yun ka. Hindi ka nag-iiba pagka hindi yung double shift na sa morning lang ako, Lord, ah. Pag sa gabi, sa ano naman ako. Di ba? Merong ganun eh. Ako dati yun eh. Parang hanggang ngayon niya, joke lang. Ayan, na ako dati na may schedule ba si Lord hanggang 12 p.m. lang. Tapos yung 1 p.m. to 12 a.m. na, sa iba naman. Di ba? Minsan niya, sobra pa eh. Ayan. Sabi po sa Bilang 30 verse 2, kung kayo'y namanata o nangako kay Yahweh, huwag ninyong sisirain. Sino na ba'y nangako kay Yahweh? Ako. Sino na ba'y nakasira? Tayo. Kayo, huwag kayong ganyan. Di ba? Ito, tali ko po. Kailangang tupadin ninyo ang bawat sumpang binitiwan. Ayan. Yung mga iba dyan na hindi sumunod o tumupad sa sumpa, this is the chance. Ito yung chance para, Lord, asa na ba yung way mo? Doon ko gusto eh. Doon masarap eh. Doon walang hukayin eh. Di ba? Pero may akyatin. Di ba? Kung wala ka namang paninindigan, don't promise. Don't pray risky things. It's either God's will be sad and God will be sad. Yun lang naman yun eh. Kung hindi ka naninindigan sa pinangako mo sa Panginoon, isa lang naman yun eh, malulungkot ang Diyos. Sabi mo, malulungkot si Lord. Ilang beses na siyang na-disappoint sa'yo? Sa akin. Marami na, di ba? Tapos minsan ka lang na-disappoint, Lord, ayoko na! Ganun tayo eh. What if naman yung na-disappoint si Lord sa atin? Kaysa sa na-disappoint tayo, minsan lang naman. Di ba? Follow God's way. Test your obeying. Ayan. Number two po, test of understanding. One po, test of obeying, and the second is test of understanding. Huwag kang susunod kung kani-kanino. Baka, uy, bibigyan ko ito 100, sumunod ka. Sumunod ka naman. Bugaw pala. Di ba? Huwag kang sunod na sunod kung kani-kanino. Dapat kilala mo. Di ba? Yung ang sinusundan mo, yung katabi mo, kasi nandito, di ba? Huwag ka nang susunod kung saan-saan. Sumunod ka sa makakabuti para sa'yo. What if kung patibong nga yun, diyari ka? Yan, and dapat alam mo at naiintindihan mo yung sinusundan mo. Tama ba? Kanina merong ano dun eh, sa verse na may lungga ang asong gubat
at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. May mga bagay na o senaryo sa ministry, sa Bible, na minsan ang hirap naman intindihin nito. Ako, hindi ko naintindihan ito eh. Yung parabang, but the true deeper understanding and wisdom from God, maiintindihan pala natin yan. Amen? Nais kong basahin sa inyo yung James chapter 1 verse 5. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humihingi siya sa Diyos. Ulit, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos, ang pangit naman ang sulat ko, ay saganang magbigay at di nanunumbat. Amen! Pasensya na. Ayan, na. Naiintindihan mo ba talaga kung ba't ka sumusunod? Ha? Naiintindihan mo ba kung ba't nandito ka? O dahil nga, andyan lang siya? Di ba? Naiintindihan mo ba kung bakit yan nag-o-obey? O baka dahil nga kasama mo lang yung crush mo? O baka dahil inspire ako ngayon? Ang ganda-ganda ko kasi, ang ganda ng bago kong brace. Di ba? Ang ganda ng bago kong sapatos, ang ganda ng bago kong... Yung inspire ko ngayon kasi binati niya ako na ang ganda ko daw. Ano? Ang gwapo ko daw. Di ba? Baka kaya ka nandito kasi andito yung kaibigan mo. Di ba? What if wala na yung kaibigan mo na yon? What if wala na yung crush mo? Di ba? What if nawala na yung magaganda, lumuma na yung maganda mong sapatos, yung maganda mong et cetera, o underwear? Hindi ko naman makikita yun eh. Tumawa naman si Bro John. Di ba? Hello? Susunod ka pa kaya? O katulad ng anong unang nawala sa'yo, hihinto ka na? Susunod ka pa kaya kapag hindi ka na-inspired? Lord, hindi na ako inspired. The next time na lang pag may nagpa-inspired ulit sa akin. Di ba? Susunod ka pa kaya? Kasi sa pagkakaalam ko, ang tunay na naninindigan, ang tunay na naiintindihan kung ba't siya sumusunod kay Yahweh, kung ba't siya sumusunod ay hindi nawawala. Ang tunay na sumusunod, kahit anong problema yan, kahit malungkot na sitwasyon, kahit sa magandang sitwasyon, hindi nawawala sa Panginoon. Yun yung alam kong sumusunod. Amen? Na... Minsan, are you willing to God's way even when it seems different from what you want? Na minsan, ayoko naman Lord sa church eh. But pero sabi ni Lord, magsimba ka, are you willing to follow God's way? O ipapalo mo yung gusto mo? Yung 2 hours lang naman, yung 2 hours yung simba, ang tagal-tagal. 2 hours na naming nag-uusap yun ni ano, di ba? Pinagpalit mo si Lord sa tao? Sigurado ka ba? Pinagpalit mo si Lord sa tao? Number 2. Pasensya na, may sakit eh. Test of understanding. Naiintindihan mo ba talaga? Ayan. Ayan. Lumipat tayo sa number 3. Mabilis lang talaga tong sermon na to eh. Hindi kami katulad ni Pastor eh. Joke lang, wala kasi eh. Ay, naka-record. Joke lang. Number 3 po, mabilis lang talaga. Test of prioritizing. Sabihin po natin, test of prioritizing. Amen. Sabi po sa verse 59, sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Verse 60, sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang tao, hindi mawawala ng kabalahan. Tama ba? Kahit sino sa atin, sobrang busy ko eh. Pare-pares lang naman may 24 hours tayo. Di ba? Ang tao, hindi mawala ng kaabalahan. At ayaw din naman ni Lord na gamitin tayo ng walang kaabalahan. Kasi paano niyang matetest na pinaprioritize mo siya kung hindi ka lang busy sa kakasumusunod?
Tama ba? Asa na ba tayo? Ang gusto malaman ni Lord, kaya mo ba siyang unahin sa mga pagkakataon na abala ka? Kaya ba natin? Amen! Hindi ba tayo napakialaman niya yung schedule mo? Handa ba tayo o handa ka ba na pakialaman ni Lord yung schedule mo? Handa ka ba na yung time mo sa pag-games mabawasan? Handa ka ba na yung oras mo sa pag-Facebook mabawasan? Di ba? Handa ka ba na mabawasan yung time mo sa ka-textmate mo? Walang sumasagot ah. Kahirap. Handa ba tayo? Amen! Yan. Bakit babawasan, Kuya Paul? Bakit babawasan? Makakapaglingkod naman ako kay Lord kung hindi ko nabawasan na. Totoo ka ba? Totoo ba? Makakapaglingkod ka? Kapatid, kapag ang timba puno ng tubig, lagyan mo man ng lagyan, masasayang. Kapag yung schedule mo puno, Lord, sabihin mo man na, Lord, use me. Lord, gamitin mo ako. Pero puno, masasayang lang. Kailangan may tanggalin. Sabihin mo sa katabi mo, tanggalin mo na yung higo mo. Kailangan may tanggalin talaga. Magbawas ka ng phone. Magbawas ka ng contact number. Di ba? So, sobrang dami pag hindi siya nag-text. Uy, may reserva. Uy, di ba? Ganun ako dati eh. Magbabawas ka kasi hindi ka magagamit ni Lord pag ayaw mong bawasan. Yung 4 hours mo sa COC, yung 4 hours mo sa pagbabasa ng pocketbook, pag di mo binawasan yon, walang devotion, walang prayer, di ba? Kasi kahit anong gawin mo, kahit sabi mo maglilingkod na ako, Lord, pero busy ka naman, pero puno naman, masasayang lang. Sabihin mo nga talaga uli, masasayang lang. Ayan. Pajari na, sabi ko sa inyo eh, conclusion na eh. Sa totoo lang, God wants His people. God wants His people. Kaya nga ang favorite word niya eh, come. Diba? Come. Ilang beses na banggit sa Bible, di ko alam. Basta marami. Di ko talaga alam eh. Kasi puno yung schedule ko nun. Diba? Ang favorite word ni Lord, come. Come, anak. Tama? Ang tanong, are you ready para sa privilege na ito? Handa ka bang matest ang obedience mo? Kasi it's between you and God. It's between you and God. Marahil marahil tayo ngayon. Pero huwag mong pakialaman yung katabi mo. Kasi it's between you and God. Meron sariling relasyon yung katabi mo sa Panginoon. Ang tanong, ikaw, may sarili ka bang relasyon sa Panginoon? Can we stand? Kung sinasabi mo ngayon, God, use me. Ang sagot ni Lord sa'yo, kapatid, yan nga yung plano ko sa'yo, anak. Diba? Narinig nyo ba yun? Sasabihin natin, Lord, gamitin mo po ako. Tumutugon agad si Lord sa panalangin. Yan nga ang plano ko sa'yo, anak. Pero kung ang iniisip mo, Lord, hindi pa ako handa. Marami pa akong kaabalahan. Bata pa po ako para dyan. Hindi ko pa po kaya. Sabi sa 1 Timothy 4:12, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya. Sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Amen. Hindi mahalaga kung anong edad meron ka. Once na natagpuan mo si Jesus, maghanda ka na. Once na, Lord, I receive you. Dapat ready ka. Maghanda ka na. Dahil bakit? Kasi gagamitin ka ng Lord. Gagamitin ka niya. Lord, paano? How? Paano mo akong gagamitin? This is the chance, kapatid, to surrender your valuables. Surrender your everything. This is between you and God. Surrender your everything to God. Marahil mahirap, marahil may proseso. Pero
kung talagang desidido ka, may mayayari, may magagawa. Kung talagang desidido kang mag-aral, gagraduate ka. Tama ba? Hindi mahalaga kung ilang taong ka na sa kolehiyo, sa high school. Ang mahalaga, desidido ka na makapagtapos. Tama ba? Marami na akong nakita na nagpagamit kay God. Marami na talaga. Sad to say, nawala. Oh, willing sila na ibigay ang lahat, pero hindi naman pala ready. Hindi ready na mabago yung dating sila. Kung sinasabi mo ngayon, Lord, I'm willing. But, ang tanong, ready ka ba? Kasi may babaguhin si Lord eh. Kung willing ka pero ayaw mong alisin yung mga gusto, yung mga dapat na alisin, hindi ka ready. Baka mawala ka lang katulad ng iba. Kung sasabihin mo ngayon kay Lord na, Lord, use me. I am ready. At paglabas mo dito, Lord, joke lang. Joke lang pala, Lord. Lumipas yung isang linggo, hindi pala ako ready, Lord. Joke lang. Let me tell you this. Niloloko mo ang sarili mo. At binebenta mo ang magandang plano ng Diyos sa'yo. Amen? Ang taong handa responsible, ang taong responsible, ginagalang, hindi, kahit bata ka, kung responsible ka, gagalangin ka. Sa school, kung responsible ka, gagalangin ka. Ng pamilya mo, kung tatay ka, kung kapatid ka, kung responsible ka sa kanila, gagalangin ka. Ang taong handa, ang totoong handa, responsible. Let's pray. Panginoon, salamat sa gabi na to, Panginoon, dahil may pribilehiyo na marinig namin yung napakaganda mong salita, Panginoon ko. Lord, salamat, Panginoon, na hindi lang kami willing, Panginoon, willing na sumunod sa iyo, kundi Lord, willing kami, Panginoon, na alisin, Panginoon, yung mga sagabal sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon ko. Lord, Panginoon, ito ay gabi mo, Panginoon. Hindi ito gabi ng kung sino man, Panginoon. Lord, Panginoon ko, hayaan mo, Panginoon, na yung pasasalamat namin, Panginoon, marinig mo ngayong gabi, Panginoon. Lord, marinig mo, Panginoon, na Lord, na sumusuko kami sa iyo, Lord, sinusurrender namin yung everything namin, yung valuables namin, Panginoon, na Lord, marahil pumipigil sa amin na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ngayong gabi sinusuko namin sa iyo, Panginoon ko. Dahil Lord, ang gusto namin tahakin, Panginoon, yung diretsong daan, yung diretso kung saan antong ka, kung saan sa iyo kami papunta, Panginoon ko. Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na sa paglabas namin, Panginoon, masabi ng puso namin na joke lang, Lord. Hindi, Lord, Panginoon. Dahil yung sinasabi namin ngayon, Panginoon, maninindigan kami, Panginoon. Oh Lord, hindi namin sasabihin doon na pang kalahating taon lang, pang one month lang, dahil ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, pang habang buhay, Lord. At naniniwala naman kami, Panginoon, na yung habang buhay na yun, mararanasan namin sa iyo ang kagalakan, mararanasan namin sa iyo ang kasiyahan, mararanasan namin sa iyo ang magandang buhay na hindi kayang ibigay ng mundong ito, Panginoon, na hindi kayang maranasan ng maraming pera na wala naman ikaw. Hindi kayang maranasan ng may magagandang bahay, may malalaking sasakyan, magagandang sasakyan, Panginoon. Hindi nila kayang maranasan yung ikaw, Panginoon ko. Kaya, Lord, ngayong gabi, Panginoon, gusto namin na maging ready, Panginoon. Lord, ano man yung sitwasyon namin. Oh Lord, iba-iba kami ng sitwasyon sa buhay. But Lord, pinili mo kami, naparito kami kasi nais mo, Panginoon, na tumugon kami sa tawag mo, Panginoon. At yes, Lord, ang aming sagot, Panginoon, dahil yun ang aming purpose, kung bakit kami narito, Panginoon ko. Lord, gawin mo kami, Panginoon, responsible, Panginoon. Ibigay mo sa amin yung mga pangangailangan, Panginoon. Lord, kung bata kami, ibigay mo sa amin yung wisdom, Panginoon. Lord, kung matanda na kami, ibigay mo pa sa amin yung kalakasan. Lord, kung may sakit kami, pagalingin mo kami, Panginoon ko. Lord God, dahil Lord, may sakit man kami, malungkot man kami, Panginoon ko. Lord, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Ito ang to. Kami po yung totoong naninindigan, Panginoon, Lord God. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na makalampas, Panginoon, yung mensahe mo sa bawat isa, Panginoon ko. Dahil, Lord, ang nais mo, Panginoon, marinig naming lahat to, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot-samong dalangin, Panginoon, sa tanging pinaka matamis na pangalan mo, Jesus, Panginoon ko. Amen and amen.